Ito idol, si Mavelyn Gutierrez, ito po yung nanay ng bata. Isa po siyang OFW idol sa Hong Kong. Nirereklamo po niya, idol, yung ginawang pananakit po sa kanyang anak ng mister niya at ng kabit po nito. At nanaganap po noong November 23 dyan po sa Caloocan. Miss Mavelyn? Yes po, Sir Rappi. Magandang hapon po. Ano pong nangyari sa anak niyo? Ano pong ginagawa? Hindi ko po alam yung nangyari, Sir Rappi. Ngayon po, nag-message po ang aking hipag na si Marinita Gutierrez po na kung pwede raw po tawagan ko po yung anak ko, nasa kanya daw po. Siyempre naman po, ang fan ko naman po, okay yung anak ko dahil nasa kanila po. Ngayon po, natatakot po yung hipag ko na malaman ko po yung totoo dahil high blood po ako. Dati na po sa Abu Dhabi po is na ano po ako doon, na high blood po ako. Okay. Ma'am, ano po yung pinakareklamo? Binugbog po. Base po, nawala. Idol, sa kwento po, binugbog po ni Mister at nung kabit yung kanyang anak. Pinalo po ng writing board ni kabit dahil lang daw po nasira po nung bata yung eraser po nung writing board. Madam Gloria, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Opo. Kayo pa po yung kabit? Yung pinakasama po. Ah, yung pinakasama, okay. So, ma'am, bakit nyo po pinalo, binugbog yung bata, madam? Ano, hindi po naman po binugbog, sir. Ano lang po yung ginawa nyo, madam? Pinagsabihan ko po siya, at saka namin ko naman po na nahampas po. Pero yung, sa bagay, lahat naman sasabihin nila sa akin, hindi na po ako magsasalita. Para ma'am, maintindihan namin lahat kung ano yung tunay na pangyari base po sa inyong panig. Kasi ganito po yan, opo, sir. Yung detalye ko po. Sige po. Yung bata po, dumating yung kapatid ko na taga-Bataan. Opo. Ngayon, ihahatid namin, maraming bagay, hindi sila pwedeng sumama dahil nga po, di ba, merong, ano tawag dito? Yung quarantine po. Quarantine. At bibigyan siya na gusto niyang sumama. Okay. Sabi ko, hindi na pwedeng sumama. Ang ginawa niya, ikakat ko na lang po para na lang may ano niya yung inis niya dahil hindi nga namin sinasama dahil nagmamaldita siya. May attitude naman po yung bata talaga. Ginawa niya, pag may parang okay lang. Tapos nung ano, sinira niya po yung mga ano, na lagi naman po niyang ginagawa niya. Naninira po talaga po ng gamit. Is it that because hindi ho pumapayag yung pong bata makita na yung kanyang tatay merong kabit at may kasamang ibang babae na supposed to be dapat ang kasama ni tatay ay si nanay. At itong kabit na ito, nagmamando-mando sa kanya, hindi niya nagustuhan, kaya naging pasaway siya kay kabit. Hindi ba kaya ganun ang nangyari, madam? Ganon, okay. So masisisi niyo ba yung bata na maging pasaway sa inyo dahil hindi naman kayo talaga ang tunay na nanay? Kung talagang pakapala na ng mukha at gusto mo talagang pumirmi dyan kay Mister, kung anong gagawin ng bata, tiisin niyo. Siya naman po mag-decide niya kung gusto niya bumalik sa pamilya niya. Alam po yan ng ate niya, alam ng mga anak niya yan. Sir RV, hindi ka ba naawa sa anak mo na nagre-reklamo, naghihinagpis na sinasaktan daw po siya ng inyong kinakasama, sir? Sir, ako po ang na gano'n sa kanya, kaya po ganyan nangyari, na ano nga rin po ako dahil medyo napasobra po yung pagdidisiplina ko. Ako naman po aminado naman po ako na sinaktan ko siya. So, may katigasan din po kasi ng ulo. Hindi naman po kada ano may sinasaktan ko yan. Marami pong warning na ginagawa ko dyan. Hindi po antimanok konting kibo. Matasakit na po ako sa kanya. Hindi po. Okay, sige. Sandali lang po, sir, ha. Mag-usap kayo ni Mrs. Ma'am Mabelin, ayan, si sir. Gusto mong kausapin si Mister? Opo, Sir Rappi. Sige, kausapin niyo po sila. Sobrang ginawa niyo sa anak ko. Walang kapatawaran ang ginawa niyo sa anak. Ang hirap ng sitwasyon ko dito. Yun na lang inaalala ko tuwing gabi. Pinagtulungan niyo yung anak ko. Dapat magbayad kayo sa ginawa ninyo. Tingnan mo nga tatlong anak natin. Kayo. Tatlong anak natin na sa akin. Ako nag-aaruga. Hinihingan ba kita ng... Sinugulo ba kita? Huwag naman ganyan. Anong huwag ganyan? Anong ginawa ko sa anak mo? Nainiram ko sa'yo, sabi mo 2 weeks, pero 1 week pa lang binabalik mo na. Hindi kayo naawa? Sarado ang mata ng anak ko. Nakakakain pa kayo? Nakakatulog kayo? Nalaman ko lang kaagad yung ginawa mo sa anak ko. Ngayon pa lang nasa kulungan na kayong dalawang magkabit kayo. Walang kapatawaran ang ginawa niyo sa anak ko. Sir Rappi, gusto ko pong bigyan ng hustisya yung anak ko sa ginawa nila. Ma'am, makakuha ko kayo ng hustisya rito. Sir RV, kayo ho ba ni Mrs. ay annulled na yung kasal ninyo? Hindi pa? Hindi pa po. At nagsasama na po kayo ngayon ni Ma'am Gloria. Gano'n na kayo katagal nagsasama ni Madam Gloria, sir?
2016, sir, nung dumating po ako. 2016 pa kayo nagsasama. So, gabi-gabi, sir, magkasiping kayo at may nangyari na sa inyo, tama? Opo. Okay. Yun lang po ang gusto kong marinig. So, meron ng at nagsasama na kayo since 2016. Now, sir, alam mo ba na pwede ka makulong dito? Pati si kinakasama mo? Sir, opo, alam ko naman po. Pero yung sa side naman din po nung nanay ng mga bata, may kinakasama rin po siya. Doon po niya dinadala yung mga bata pag inihiram niya sa amin. Yung mga bata po ang nagsabi sa akin. Miss Maybelline, meron ka rin ang kinakasama, so it's a tie. So hindi wala, natin... Ano wala pa? Po akong kinakasama si Rafi. Diretso po akong nag-abroad si Rafi. Okay. So ang gusto mo mangyari, Ma'am Evelyn, is kunin yung bata dito kay Mister at dadalhin po doon sa... Sa kanila pa po yung tita. 9 years old ko na anak si Rafi. Okay, sandali lang po ano. Mr. Roberto Quizon, Head, Caloocan City Social Welfare Department. Mr. Quizon. Yes, sir. Hingi po kami ng tulong sa inyo. Meron po kasi ditong bata, minor, nasa custody po ng father. And si father po, meron na pong kabit. Kasama niya po yung kabit niya while the biological mother sa ibang bansa at nagtatrabaho bilang OFW. Sinasaktan po yung bata at ang gusto po ng mother na i-pull out na lang yung bata, dalhin na lang po doon sa tita na kapatid po ni biological mother. Okay po. Pwede ho ba yung ganon, sir? Pwede ho. Kasi ho, kung nadidelikado naman po yung bata dun sa pulder na kanyang tinutuluyan ngayon, talagang dapat po inaalis po siya doon. At may ebidensya po, sir, na nang sinasaktan yung bata. Inamin din po nila in the first place. Yung bata po may black eye dahil binugbog nga po ni Mister at ni Kabit. Opo, opo. Bawal na bawal po yun. Attorney Garrett. Yes, sir. Na-prep ko na itong si Mister at inamin niya na 2016 pa sila magkasama. Natutulog sila sa isang kama at nagkaroon sila ng sexual intercourse for so many times na. So anong kaso kay Mister? At hindi pa anal yung kasal nila ni Mister at Mrs. So anong pwede may kaso? Okay, first of all dito, Sir Rafi, no, ang unang kasong ipafile natin is yung concubinage. Dahil for sure nga po, ginawa niya na yung two means of doing concubinage. The first is, nakikipag-sipin ka sa babaeng hindi kakasal during the existence of a valid marriage. Tapos yung pangalawa pong means of committing it is yung binabahay mo, itong kabit mo. Doon pa lang po, Sir Rafi, no, very clear na po na may concubinage tayo. Second po, parehas po yung father, pati po yung kanyang kabit ngayon, na pwedeng kasuhan ng child abuse. Alalahanin mo na hindi kailangan series of acts ng child abuse. Kahit one act lang po ito, pasok na po ito for, dun sa crime, sir. So yun po yung dalawang crimes natin. First is concubinage and second is child abuse, sir. Okay, salamat, Attorney Garrett. Mr. Quizon. Po. Paki-pull out na po natin and then pag na-pull out na po yung bata, kasuhan po natin ng child abuse case. Ito pong si Mister at yung kanyang kabit. Kukunin ko lang po yung detalye kung saan pong location at yung bata po nandoon ngayon. O sige po, Sir Robert. Off-air po, ibibigyan namin yung full details tungkol po sa kinaroon ng bata. Salamat po, Sir Robert. Mabuhay po kayo, sir. God bless. Kayo rin po. Kayo thank rin you po. Marinita Gutierrez, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Hello po. Good afternoon po, Sir Rafi. Okay, madam, gusto niyo lang po magsalita. Meron kayong gusto sabihin? Sir Rafi, ang concern lang po namin yung mga bata, yung naiwan pong bata po dun sa, ano, sa kanila po. Gusto po namin makuha yun, Sir Rafi. Sa ginawa po nila dito sa batang po, hindi na po kami makatulog kasi hindi po kami makakain ng maayos dahil siyempre sa ginawa po nila dito sa batang nasa akin, hindi na po makatulog ng maayos pag hindi po namin nakuha. Okay. So yung bata, ma'am, nandiyan na po sa inyo? Yung pong nabugbog na sa akin na po, kinuha ko po. Kasi pina-check up po po ito. At pinakitiskan ko po siya, Sir Rafi. Ma'am, huwag nyo na po ibabalik yan. Diyan ko po papupunta. Hindi na po, hindi po. Good. Ayaw po ng bata, Sir Rafi. Dahil good. Magpapakamatay daw sa pagbinalik ko doon. Kaya kinuha ko po yung bata, Sir Rafi. Very good, very good. Sobrang thank you po, madam. Madam, sobrang thank you. Ikaw yung... Papakitin po ito, Sir Rafi. Hindi ko ito pamabayaan. Hindi ko ito ipagpapalit kahit sa anong bagay. Kayo po ang guardian angel ngayon ng bata. Kaya nga po, Ma'am Marinita, ito pong mangyari ngayon. Ano, yung head po ng Caloocan Social City Social Welfare, MSWD, pupunta po dyan sa bahay ninyo para gagawa ng assessment at para magiging permanent na po yung pagbibigay ng custody ng bata sa inyo. Okay po sa inyo, ma'am? Okay po, sige po, sir. Para maging official na po. At the same time, okay, magsasampa po ng kaso ang MSWD laban po dito sa tatay at sa kanyang kabit. Okay, ma'am? Pwede ko po
huwag kang pagsabihan yung kapatid ko sa Rafi. O, sige, usap ka ng kapatid mo. Rafi, sana maging maayos ka sa nasabi ko sa'yo. Okay na ako, okay na kung murahin mo, okay na, huwag lang yung mga pamangkin ko dahil ikaw sana ang magpuprotekta sa mga anak mo. Huwag yung mga bata, be, huwag sila. Ibigay mo ng maayos si Nini. Ate, maraming salamat sa ginawa mo. Maraming salamat. Teka muna, Ma'am Marinita, bakit para masama ang loob mo sa ate mo? Anong nangyari? Sir Rafi, tinuring ko siyang ate. Siya yung tinuring kong ate. Ah, ito si RV. Marinita, ang kapatid niyo po, si RV. Yes, Sir Rafi po. Si RV ay yung tatay. Bakit po ate ang tawag niyo kay tatay? Ah, yung kanyang kinakasama ang inyo pong ina-address na ate. Opo. So, ibig sabihin, parang hipag niyong hilaw. Opo. Sir Rafi, dahil lang sa eraser, makakabili tayo ng eraser. 10 eraser, huwag yung mata ng bata. Huwag yung bata. Yung sa panganay, kaya hindi na yan bumalik dito si Andre. Kailan lang nalaman ko hinampas mo din pala siya ng monoblock. Tama ba yun, di? Ikaw ang puprotekta sa mga anak mo. Maayos naman huwag sila rito, nakita mo naman. Ngayon lang naman nangyari yan, kahit pa imbisigan nyo, pinag-aaral ko naman sila. Nakasigasa ko naman. Kahit na RV, hindi tawa yung doon yan eh. Pwede naman natin yung pag-usapan na ano. Ako naman, aminado naman ako sa ginawa ko. Instead na mag-sorry kayo dun sa bata, kayo pa ang galit nung pina-check up ko. Sige nga. Ikaw ang nagalit. Di ba, birthday ko no? Anong sinabi niyo sa akin? Anong sinabi? Hinura mo pala ako dito. Anong sinabi mo, te? Anong sinabi mo, te? Sige, sa check up mo. Sabi mo pa sa akin, di ba? Gawin mo kung ano yung tama dahil gusto mo magpa-doktor. Dahil ayaw nga magpa-doktor sa amin, ayaw nang lumabas ng kwarto. Excuse me, ate! Ate, sino bang mas matanda sa inyo? Sana kayo! Kayo ang nasusunod dahil ginawa nyo na eh! Tapos na yun eh! O sige! Ginawa nyo na eh! Ngayon sana iniisip nyo yan kung anong kalalabasan niyan. Ang iniisip nyo, napahiya kayo sa mga bisita nyo. Paano kayo nakakakain? Paano kayo nakakatulog na mahinding? Nakikita niyo yung bata? Marie? Sarado Marie, ang mata. Marie Lisa. Yes po. Huwag naman sanang ganyan. Para tayong walang pinagsamahan. Parang wala kaming mabuting ginawa. Ate! Ako nga sinumbatan mo eh. Matamang tao ba ako, Marie? Ako nga eh. Sinumbatan mo eh. Sinumbatan mo nga ako eh. Ano sabi mo sa akin? Ano sa akin? Kayo na ang nagpatira. Ano sa mga pinag-aaral ko? Ate! Ano po naman yan? Hindi yun! Hindi yun yung mata! Physical na to, Ben! Hindi ako papayag ng ganito. Physical to eh! Paano kung nabulag tong pamangkin ko? Na ibabalik niyo yung mata niya? Ipapalit niyo yung mata niya? Hindi naman sa mata, diba? Ipapalit niyo yung mata niyo kapag nabulag tong bata? Sige nga! Ma'am Maybelline! Yes po, Sir Happy. So, okay po sa iyo na yung anak ninyo ay titira na po dito kay Marinita. Total, napakabait pala ito si Marinita. Very concerned po sa kanyang pamangkin. Opo, Sir Rafi. Pero may problema po ako, Sir Rafi. Pinapaalis po sila dyan nung kabit po ng asawa ko, Sir Rafi. Pinapaalis? Opo. Kanino? Dyan po sila nakatira sa apartment po nung kabit ng asawa ko. Wala bang sariling apartment? Ito pong si Marinita? Wala po, Sir Rafi. Meron po siyang bahay na nabili po sa Marilaw. Ang problema si Rafi, sira po yung pintuan nung nabili po niyang sa ano po, sa parang house and lot po sa Marilaw. At yung bahay na tinitira ngayon ni Mister at nung kabit, sino po may-ari niyan? Bahay niyo yan? May-ari po niyan si Gloria Aikawa po tsaka yung asawa niya pong hapon na namatay na po. Okay, so ibig sabihin yung bahay na tinitira ngayon ni Mister at ni Kabit ay bahay na dating pag-aari ng asawa dati ni Kabit. Opo, Sir Rafi. Okay, wala ho ba kayong sariling bahay dito sa Pilipinas, Ma'am Maybelline, ni Mister? Ay, wala na po na. Giniba na po yung dati po namin bahay, Sir Rafi. So, umaasa na lang kayo pagdating sa bahay, itong anak nyo, pati itong si Marinita, ay bahay ni Kabit. Opo, Sir Rafi. Yun po yung malaking problema niya po dahil kanina raw po tumawag daw po sila na pinapalayas na raw po sila, Sir Rafi. Wala na ho ba kayong ibang kamag-anak, nanay o kapatid na... Ay, ang nanay ko po is nasa ano po, Sir Rafi, nasa Pantabangan po, Sir Rafi. Gusto ko pong ma-rescue yung 9 years old ko po, Sir Rafi. Nasa kanila po, Sir Rafi.
Isa pa po si Rafi, may anak po siya dyan sa kabit niya si Rafi. Okay, mamaya na po muna yung si ano, yung problema natin kay Mister sa kanyang kabit. Yung bata po muna, very important to me. Opo, si Rafi. Gusto niyo pong ma-rescue, pero pag na-rescue, saan po natin dadalhin? Sabi mo, dadalhin natin kay Marinita. Kaya lang, pag dinala natin kay Marinita, yung bahay na tinitira ni Marinita, na pagdadala ng mga bata, eh bahay din ni Kabit, na pwedeng palayasin ni Kabit anytime. So yun po yung dilema natin. Mr. Roberto Quizon. Sir, yes, sir. Meron pong problema pala rito. Gusto pong ma-rescue ng biological mother yung kanyang anak. Okay. Actually, yung pong bata na sinasaktan ay nandun na po sa tita. Tita meaning tita po ng father side. Okay. At meron pa pong isang bata na gusto pa rin i-rescue. So parang dalawang child, i-rescue, alisin doon sa tinitirhan ngayon ni Mr. at ni Kabit. Ito ang siste. Wala pong sariling bahay, wala pong kamag-anak sa side ng biological mother na pwedeng paglilipatan except dito sa tita na tumitira lamang sa bahay ng Kabit. Very complicated po to, sir. Sir Rafi, meron po tayong temporary shelter. Doon po natin dinadala yung mga bata na kanya, kagaya niya, biktima ng abuse. Doon po. Pag wala po tayong matukoy na immediate family na kung saan magiging safe po sila, doon po natin dinadala sa temporary shelter natin. Ah, okay. Sige. Maybelline, sa temporary shelter muna, dadalhin, habang gagawa ng assessment ang MSWD kung saan pwedeng ilagay yung bata permanently. Tama ba, sir? Apo, apo. I-work out po natin yung case po nung nila. Or Maybelline, ang advice ko na lang po sa inyo, ma'am, kung pwedeng umuwi na lang kayo sa Pilipinas para maalagaan yung mga bata kaysa naman nandiyan kayo sa abroad at palagi kayong nag-aalala, hindi kayo mapakal, hindi kayo makatulog dahil yung inyong anak na papabayaan at sinasaktan itong si Mr. at Kabit. Why not come home na lang po, ma'am? Problema ko nga si Rafi, kaya po ako nagtatrabaho para sa mga anak ko si Rafi. May panganay pa po ako si Rafi, nandun po sa biyanan ko, yun po yung sinusustentahan ko si Rafi. Tapos yung dalawa po is nasa kanya po si Rafi. Okay, so lahat pala nasa father side, biyanan, kwede sa biyanan, sa kay Kabit, kay Mister. Wala talaga sa side mo, sa wala tita. Wala si Rafi kasi iniwan ko po sila sa biyanan ko nung nag-abroad ako si Rafi. Okay. So ma'am, okay ba sa iyo na ikukosyo din lang po sa MSWD? Okay lang po si Rafi. Pero may kapatid po ako sa Bulacan si Rafi. Lalaki po. Ilan taon? 29 po si Rafi. May pamilya rin po siya. Payag ba yung inyong kapatid na doon titira yung mga anak nyo? Kaya niya ba payag pangalagaan? Payag po si Rafi. Nag-usap na rin po kami sa Rafi. Pero ma'am, ito yung mangyayari. Ano? Gagawan muna ng assessment ng MSWDO. Bibisitahin po yung bahay na tinutuluyan ng kapatid mo kung pwede ba o karapat-dapat pang tumira doon yung mga bata. Tama ba ako, Mr. Quizon? Tama po yun. Tama po yun. Oh, so gagawan muna ng assessment. Pag nakita ng MSWDO na okay, conducive for the children to be there, then igugon nila. Pag hindi, i-hold nila at mag-iisip sila ng plan B. For the meantime, dadali muna doon sa MSWDO. Naiintindihan niyo po, Ms. Maybelline? Yes po, Sir Rafi. Okay. So, Sir Robert, ibibigay po namin yung mga address nung kinaroon ng mga bata para ma-pull out na po muna at dalhin niyo na po muna sa MSWD. Bahala na po muna kayong gagawa ng assessment, sir. Apo, apo. Ganun nga po. Tama po. Opo. Sir, maraming salamat, sir. Mabuhay kayo, sir. God bless. Salamat din po. Kaya din po. Opo. Thank you po. Okay, ganun na lamang po, mamabilin ha. Okay na po ito. MSWDO na magte-take over. Ngayon, kung gusto mo pong sampahan ng kaso, ito mister mo, okay, sir, itong si Kabit, then pupunta ho kayo sa pinakamalapit na... Sasampa po ako ng... Punta ho kayo sa embahada dyan sa Hong Kong. Sasampa po ako, sir, Rafi, ng child abuse, sir, Rafi. Opo, ma'am. Punta ho kayo sa Philippine Embassy dyan po sa Hong Kong. Okay, okay sir, Rafi. Kumuha po kayo ng special power of attorney na binibigyan pong authority kung sino pong gusto niyo representante na mag-represent sa inyo para pagsampa ng kaso kay Mister at kay Kabit. Okay, ma'am? Okay, Sir Rafi. Sir, paano yun, sir? Sasampan mo kayo ng kaso ni Mrs.? Eh, wala po akong magagawa, sir. Kung yan ano. Pero, sir, rin naman, sir, may kinakasama. Paano yun, sir? Wala po akong kinakasama, Sir Rafi. Nagdiretso po akong nag-abroad, Sir Rafi. Sino pa kasama niyo dyan sa Hong Kong, ma'am? Katulong po ako dito sa Hong Kong, Sir Rafi. Hindi nga niya kasama ngayon dahil nasa abroad siya. Pero pag umuwi siya, yung mga anak ko, hinihiram niya yan, dinadala niya doon. Kahit yung pong mga bata na lang po ang tanongin niyo, siguro hindi naman magsisinungaling yung mga yan. Pinakilala wala po yung kinakasama si Rafi. Diretso po akong nag-abroad. Kung yun po yung sinasabi niya,
hindi ko po siya asawa. Magkaiba po kami ng bansa. Siya po, may anak po siya sa kabit niya, Sir Rafi. Nako po, patay. Matibay na ebidensya yan, Sir RV. Sir. Against you, yung nagkaroon ka pa ng anak. Kahon na kahon ka dito. Yan naman, sir. Aminado naman, sir, ako. Ay, sir, hindi niya inaamin yung mga anak ko pa mismo. Ang hinahabol ko lang po, Sir Rafi. Makasuhan po sila ng kasong child abuse. Nasa ibang bansa. Okay, sige po. Pero pag nandito sila sa Pilipinas, magkasama okay. sila. Sige, sir. Yung mga bata, yung mga anak ko mismo nagsasabi sa akin. Sir, magiging patas naman po rito yung mga social worker ng MSWDO. Sila po ang gagawa ng investigation at assessment. Hindi lamang po kayo ang gagawa ng assessment, kundi maging ito pong si Mavilin. Magtatanong-tanong sila kung ano ba talaga. Kakausapin po yung mga bata. Base sa pag-uusap sa mga bata, malalaman po, lalabas po yung katotohanan. Okay, sir? Opo, po. Mas maganda po yan para mas malinaw. At kapag nakita po ng MSWDO na pareho kayo, it's a tie, pareho pala kayong gumagawa ng hindi maganda, then MSWD ang magde-decide kung ano narapat sa mga bata. Yun yung tinatawag kanina na plan B. Okay? Oh, for now, ipaubayan natin sa mga eksperto. At pag sinabi ko ang mga eksperto, walang iba kundi yung mga social welfare officers. Okay? Sige po. Salamat po, Madam Mavilin, at salamat po, Sir RV. At salamat po, Ma'am Marinita. Yes, okay. Wala po nga naman, Sir Rafi. Pasensya na po. Apo. Salamat thank you po. Mga kapatid, meron na po tayo nga 17.5 million subscribers sa YouTube. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button sa gilid. Select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Kung nagtataka po kayo bakit wala po kayong notifications, make sure niyo po yung bell button doon, select niyo po yung all para updated po kayo sa mga videos ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel.